Hello mga kamamshi, good afternoon. Isa rin ba kayo sa mga nanay na nakahiligan na ang maglista ng daily expenses? Well, kung hindi pa, ay dapat simulan mo na ito. Napapansin niyo ba na habang tumatagal ay tumataas din ang mga bilihin? Hirap na tayong pag-budgetin yung pera natin para sa isang buwan. Kaysa una, kung mag-grocery kita, kuha lang ang kuha, walay pakilam sa presyo. Pero kuman, ang imong bantayan, huy, Ginoo ko, kamahal sa presyo. Bagan, mahadlok ka po nitun. Ibalik na lang yung taon kay dili kaya sa budget. Nakasanayan ko na rin maglista ng mga daily expenses namin. Kasi dati hindi kami naglista, hindi namin napapansin at tumataas ng presyo. At tataka kami kung bakit kulang yung pera namin, bakit madaling maubos. Yun pala, habang tumatagal, tumataas ang presyo, tapos hindi namin namomonitor kung ano yung mga kinukuha namin. At saka, na-realize ko na rin na yung mga luho pala natin ay huwag nating unahin. Unahin muna ang pamilya at mga pangangailangan ng anak natin. To be honest, dati kasi minsan maluho ako yung kung anong gusto ko, bibilhin ko. Pero sa ngayon, I realize na yung mga binibili ko dati ay hindi magandang investment. Nasayang lang yung perang binili ko na wala namang pakinabang. Sa mag-invest mo kwarta in a good way, kanang makapakinabangan dyan na to. Dili kay waldas diri, waldas dito, kay muabot ang panahon na magkinahang lang kita og tabang, walay mo tabang na to. Ikaw ra, kita mismo ang mubarog sa tong kagalingon. Busa, kung nakay kwarta, dagan kay kwarta, pag-ipon. Just in case na na-emergency, naapot kay mabunot. So, anyway, ako sabi share ang akong mga daily routine sa inyo ha. Kami, everyday kami, nag-ato sa syudad, kay mamalingki, mag-grocery, tapos muato sa among store, kay mag-monitor kung pila ang daily sales, tapos kung maglanto dito, kung napabay stock ang store, and then kung wala na yung stock, mag-restock na po mi. Then after that, syempre magsundo, atong sundo man po mi sa akong anak. After that, manguli na mi tayo, and then pagkahuman, ako na din i-inventory katong akong mga expenses. Katong among nagasto sa store, sa palengke, sa groserihan, ako na din siyang ilista. Everyday dyan na akong binalista. Kaya para mamonitor na mo ang amo expenses. So, if you're wondering why I'm so simple, well, ako lang maingon sa inyo ha. Dili ko laong pa na materialistic na asawa. Gusto na ako, unahon ng pamilya, makaipon, kay para sa mong future, dilipot ko yung nga na gastador. Kaya ang uban na ba, muingon da dyan, umani si madam, lar-lar na, wala na ikapalit ng baro, napubori na, or naunsa ba, alert. Nag-ipon-ipon po ko, no, dilipot ko ganahan, maigasto nga kung kwarta, pampalit ng mga garbuhon ng mga gamit, or unsa ba. Lailahay magutag mindset. So, mawa to, kanito na kagipakita, mawa na to ng akong among expenses for the month of May, and that, ang kanak pa, then the total is there, then sugod na po dahil sa June, ayan. So, nga kung po din ilis niya, tanan na akong mga expenses. Then after that, ako po binalista ang among daily sales. Kahapon, ako po na siyang, ang halin kahapon, ako siyang ilista karon na lawa. Inga na, permiti akong trabaho, mura po ko na sa opisina. Sa Hibitaw, makaingon ko sa akong kagalingon. Dapat nag-BSBE na lang ako. Mapuslan pa di ay. Na-adjud ko sa point na ang akong permihon ako na is negosyo. Naami mga plano, pero di sasakuman. Maybe in the future, na na-adjud me good investment. Nag-decide pa kami, nag-unahuna pa kung unsay maayong investment para sa among pamilya. So, maura to. That's it for our vlog today. So, ako lang isummarize to na. If you have a stable job, pag-ipon. Kung naana kay sapat na kwarta pa sa pangnegosyo, then invest your money. Kay para na kay additional income. Di pwede na magsaligra ka sa imong what you call that one? Sa imong salary. Dapat naapod kay additional income. You know, other source of income. You know what I mean? So, maarato, that's it for our vlog today. I hope you enjoy watching my video. Og naamoy nakatunan sa akong vlog.
Salamat, kaayo. Please don't forget to like and follow my page. Thank you. Bye-bye.